ayun po mga ka-DIY, buo na po yung ating kahon. Tapos napunasan na rin po natin ng thinner. Napatuyo na rin po natin. Kaya pwede na po natin i-install yung wallpaper. Itong wallpaper mga ka-DIY, waterproof po ito. In-order ko po ito sa Shopee. Ito po ay halagang 109 plus shipping fee na 40 pesos. So total po ay 149. Ayan na, kung saan ko nabili ito mga ka-DIY, inilagay ko lang po sa description box ng ating video. So stay tuned lang po mga ka-DIY. Ayan na, yung ating wallpaper nga po pala mga ka-DIY ay may sukat na 45 centimeters by 10 meters. So kasya na po ito sa ating DIY na incubator. Tapos may dikit na rin po ito. Kaya di na po natin kailangan mag-rugby.
Yan, ito na po yung ating pinto, mga ka-DIY. So ito po ay ready na po yan, lagyan ng salamin. So bago po palagyan ng salamin, mga ka-DIY, papasilip po muna sa inyo ng malinaw. Yan. Yan, pin-45 degree natin dito. Tapos ang gamit ko pong angular dito, super wide na 1/2. Yan. Tapos yung ating plywood, mga ka-DIY, ay 1/2, kaya may angat ng konti yung ating aluminum. Yan. Pero konti lang naman po yan. Kung masipag po kayo, pwede niyo pong ikat yan. Pero sa akin, hindi ko na po kinakat yan. Yan. Tapos ang ginamit ko pong pako dito ay yung iron panel 3/4. Yan. Dalhin ko na po ito sa glass in aluminum shop, mga ka-DIY. So mamaya update ko na lang po kayo pag nalagyan ko na po ito ng salamin. Few moments later. Ayan po, mga ka-DIY, napalagyan na po natin ng salamin yung ating pinto. Yung salamin na pinalagay ko dito, mga ka-DIY, ay 1/4 po yung kapal. Tapos nilagyan na rin po ng dikit yan, paikot po. Ayan, silikon. Nakabili na rin po ako ng bisagra, mga ka-DIY. Ayan, ito po. 3 piraso po, mga ka-DIY. Ayan. Yung lapad dito, mga ka-DIY, ay singkapal ng ating 1/2 na plywood. Yan. 3 piraso po. Tapos yung magiging lock naman po ng ating pinto, mga ka-DIY, ay lock latch po yung gagamitin ko. Yan, ganito po. Ganito po yung mga kinakabit ko sa mga gawa kong egg incubator. Yan. Maganda po kasi yung ganito, mga ka-DIY, dahil may spring siya. Yan. Pagka nilock muna po ito, hihilain pa niya yung pinto. Kumbaga, ididikit pa niya yung pinto. Kung walang available sa inyo na ganito, mga ka-DIY, pwede rin po kayo gumamit ng hook and eye. Ayan, na ganito po yung hook and eye, mga ka-DIY. Yan. So, sa mga hardware, mga ka-DIY, merong ganito. Ayan, next step natin, mga ka-DIY, ikakabit na po natin yung ating mga bisagra at lock latch, at i-install na po natin yung ating pinto sa ating kahon.
Ayun mga ka-DIY, tapos na po yung ating kahon. Sa ating next episode po ay iwa-wiring na po natin ito. At sa ating next episode po ay ituturo ko po sa inyo yung pinaka-basic na wiring para makagawa ng automatic incubator. So, see you po sa ating next video mga ka-DIY.